Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Naging trending topic si Catherine Bernardo the other day dahil sa mga eksena niya sa Too Good To Be True. Talagang pinag-usapan ang scenes niya sa matagumpay na Sarah. Kung bako ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika. Katiel naging inspirasyon ng estudyante sa pag-aaral. Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Naging trending topic si Catherine Bernardo the other day dahil sa mga eksena niya sa Too Good To Be True. Talagang pinag-usapan ang scenes niya sa matagumpay na Sarah ng ABS-CBN. Itong pagtatapos sa TV. Marami ang humanga sa ipinakitang acting ability ni Catherine bilang nurse na si Ali. Marami rin ang pumuri sa kanilang tatlo nina Ronaldo Valdez at Daniel Padilla. Catherine Bernardo, your perfection reflects not only your beauty and brain but also your heart. I'm so proud of you and the woman you'll become. I will be with you on this journey. Katatapos lang ng Too Good To Be True ng Kapamilya Network at marami ang nagnanais na magkaroon ng Season 2 ang show. Catherine Daniel nag-explain kung bakit hindi na na-extend ang Too Good To Be True. Lahat naman may ending sa samantala dumayo naman tao sa isang pinag-oosapan ngayon. Ang agawan ng venue. Nag-trending kamakailan ang bahay kubo na tirahan ng karakter ni Andrea Torres AC Sisa sa Maria Clara at Ibarra ng GMA dahil sa nakita ito sa finale episode ng Sarah naman ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na Too Good To Be True. Napansin daw ng ilang Kapuso fans na nanonood ng Maria Clara at Ibarra ang Bahay Kubo sa eksena ng nasabing serye ng ABS-CBN sa ilang segundo nitong pagkakahagip sa camera. Ikinagulat naman ng mga Kapamilya fans na nanonood ng Sarah ang napansin ng mga Kapuso dahil mas tinututukan daw umano nila ang mga eksena sa nasabing burol kaysa sa sinasabing bahay kubo na hindi daw nila alam na props pala na ginawa ng ibang Sarah. Dahil rito, umani ng samut-saring reaksyon ang naturang insidente. Ayon sa aking mga nakalap na impormason, hindi pa man ipinalalabas ang Too Good To Be True sa Telebisan at sa Netflix ay nagsisimula na ang shooting ng Sarah sa nasabing burol kung saan nakatayo ang bahay kubo. Doon kinuna ng team ng ang posters at ilan pang eksena sa nasabing serye. Wala pa ang bahay kubo nung panahong iyon. Ang spot sa burol kung saan nakatayo ang bahay kubo ay ang paboritong spot at palaging pinupuntahan ng karakter ni Ronaldo Valdez na si Lolo Sir. Makikita yun sa mga naunang episodes at ang mas ipinakita nila ay ang kagandahan ng burol kung saan puno lamang ang nakikita at ang lunti ang kulay ng paligid. Marahil kaya mas pinili pa rin ng team ng Too Good To Be True ay mag-shooting sa spot na iyon kahit may nakatayo ng bahay kubo ay dahil ginusto pa rin nila na maging consistent sa lugar hanggang sa pagtatapos ng serye. Samantala, marahil ay babalik pa sa lugar ang team ng Maria Clara at Ibarra para mag-shoot ng ilan pang eksena kaya hindi na muna nila tinanggal ang itinayo nilang bahay kubo roon.
Ang burol ay malayang pagsyutingan ng ni Newman dahil walang nagmamay-ari rito. Marahil ay hindi lamang sinasadya na nahagip ng kamera ng ABS-CBN ang bahay kubo ng GMA. Isa pa, hindi naman talagang ginamit ng taga-ABS-CBN ang naturang bahay kubo kaya wala itong naging problema sa GMA. Taliwas sa ipinapakalat ng iba na nakiusap daw ang una sa huli na gamitin daw ang bahay kubo bilang props gayong hindi naman ito isinali sa mga eksena ng Too Good To Be True. Bako ka pa lang sa channel na ito, mag-subscribe na at i-click ang notification bell para updated ka sa bagong chika.